Okay, mga kaketchup, at naihatid na po natin ang anak ko, si Sophia. Sabi po niya kasi nalilate daw po siya. Binabaybay po natin tong ano, tong kalsadang to, no? Malaman natin kung anong kalsada po ito. Pauwi na po tayo, mga kaketchup. Iwas lang po tayo dun sa EDSA dahil doon na rin po ngayon dumadaan yung mga bus pagka ganitong mga oras, ano? Iwas traffic na rin tayo, saka iwas na magitid ng mga naglalakihang sasakyan kasi e-bike lang po tayo, mga kaketchup. Ayun po, mga kaketchup, usap lang po tayo, pag-usapan lang po natin yung tungkol dito sa battery ng ating e-bike, battery ng ating electric scooter. Ulitin ko po, ang motor po nito ay 1000 watts, 72 volts, 20 ampere. Bali, upgraded na po ito kasi dati po, ano lang ang battery nito eh. 60 volts, 20 ampere lang po. Nag-upgrade po tayo kasi nga po, mabagal, no? Mabagal, kaya ginastusan pa rin po natin ang battery itong ating electric scooter. Ngayon po, mga kaketchup, ano? Pagka nalobat po kayo, lalo na hindi pa kayo nakaka-uwi, ano? Siguro, pagpalagay natin, may mga 3 kilometro pa bago kayo makauwi ng bahay. Bigla pong nalobat ang inyong electric bike. Bigla pong nalobat ang inyong electric scooter. Alam nyo, mga kaketchup, marami naman pong macha-charge dyan. Marami, pwede po kayo magpa-charge along the road po, ano? Kasi ako po, nung nalobat po ako talaga, nakiusap po ako sa gwardiya ng 7-Eleven. At sa kabutihang palad naman, pina-charge naman po ako. Almost 1 hour po akong naka-charge doon sa kanila. At nakauwi naman po ako, mga kaketchup. Ngayon ganito, no? May mga instansya nga na bigla kang malolobat dito sa electric scooter na daladala mo. Huwag nyo po munang i-charge yung inyong electric scooter. Bakit po kailangan na huwag munang i-charge yung inyong electric scooter kahit na pumayag po yung inyong napakiusapan na makapag-charge po kayo? Para po hindi po lumobo yung battery nyo. Pagpahingayin nyo po muna kahit 30 minutes para po magtagal ang battery ninyo. Hindi po porque pinayagan kayo nung pinakiusapan nyo na makikicharge kayo, i-charge nyo na agad. Stay nyo po muna ng 30 minutes. Total naman, nalobot na rin naman kayo eh. Actually, kung hindi po kayo pinacharge, itutulak nyo po inyong electric bike. Sabihin nyo lang doon sa ano, sa kausap nyo, limawa, gwardiya, no? Gwardiya. Kasi gwardiya yung nakausap ko eh, na pumayag naman na mag-charge, na makicharge ako dun sa kanila ng aking electric scooter. Sabihin nyo doon na after 30 minutes i-charge nyo. Maintindihan naman po yan, nila yan dahil alam nyo po ang electric bike ngayon, yung mga electric vehicle, dumadami na po eh. Marami na po nakakaintindi na itong ganitong klase ng bihikulo na pinapatakbo ng baterya. After 30 minutes po, saka nyo po siya i-charge. Kasi po yung battery po niyan, pag charge nyo agad, no, hindi nyo muna pinagpahinga na within 30 minutes, mainit po yung makina niyan eh, yung electric hub, mainit po. Saka po yung battery niyan, syempre, lead acid. At kahit anong baterya, kahit lithium pa yan. No? Syempre, lead acid po yan. Habang ginagamit nyo po yan, kumukulo po yan eh, dahil merong ano yan eh. May liquid po yan eh, yung lead acid battery eh.
kumukulo po yan. Huwag niyo po munang i-charge para po hindi kumulo yung loob ng battery. At disclaimer po, hindi po ako eksperto sa mga baterya, ha. Hindi rin po ako, wala po akong alam sa mga mekanismo ng electric vehicle. Ang akin pong sinasabi lang ay yung karanasan ko. Kasi ang aking electric scooter, si Ruby, mag-aanim na buwan na po sa akin. After 30 minutes po, saka nyo siya i-charge. Naka 1 hour lang kayo na, ano, na charge ng inyong electric scooter. Wala na po kayong paproblemahin, makakauwi na po kayo. Lalo na kung ang bahay ninyo mula doon sa pinag-chargean nyo ay mula doon sa kung saan kayo nag-charge ay 5 kilometers na lang naman. Huwag po kayong mag-alala dyan, mga kaketchup, kasi makakauwi na po kayo niya, may battery na po kayo niyan. Mabilis na po biyahin nyo niyan, mga kaketchup. Dito tayo sa kano. Isang oras lang po na makacharge kayo, makakauwi na po kayo. Kasi kagaya niya, mga 5 kilometers na lang. Pwede na po yan, makakauwi na po kayo. At pagdating nyo po sa bahay ninyo, di nyo pa naman gagamitin yung inyong electric vehicle. Bukas nyo na po i-charge. Hindi po commercial area na po ito. Dati sa ako po ito ng Fort Bonifacio eh. Ayun, ang dami ng mga commercial establishment. No? Kung tumaan po ako dito mga kaketchup, nagkaligaw-ligaw ako. Bigla kayong nalobat. Actually, hindi kayo basta-basta malolobat kung full charge po kayong umalis sa inyo. Minsan kasi, yung iba, basta na lang sinasakyan. Alam mo nilang dynamic nila, dapat i-charge pa rin po yan. Kasi ang lead acid, nagbabawas din po yan ng baterya eh. May nababawas po dyan na 20%, kaya pag alam nyo nga alis kayo, charge nyo lang ulit para mag-full charge na po siya. Huwag po yung basta sasakyan nyo lang, dapat concern nyo po yung battery ninyo kung full charge, para hindi po kayo makaranas na bigla kayong malolobat. Dapat alam nyo po yung sakit ng inyong electric scooter. Kasi napakahalaga po yan, dapat alang kilometers, balik ang 40 kilometers yun. Wala, mahihirapan po kayo yan dahil malulobo talaga yan. Always po, i-charge mo siya. Mayang ganito, no? Dito po ulit tayo sa pagmamantini ng baterya ng electric scooter. Kaya po kayo, pagdating po ninyo, doon sa inyo, itong i-charge itong electric scooter ninyo, bukas nyo na po ito i-charge. Bakit po? Kasi po, kailangan po yung electric motor niya lumamig. Kasi inawakan ko po yung electric hub nito, mainit. Kaya pag sinarge mo po ito, mahihirapan yung motor ninyo. Mahihirapan. Traffic talaga dito. Wait lang talaga. Mga kaketchup, mamaya na tayo magkwentuhan.
Magdumaan po ako dito mga kaketchup na ano po ako. Naligaw. Kahit saan traffic. Ganun talaga. Hindi may iwasan. Ratsumbutsi! Latataramutsi! Ratsahatinemetiki! Kikipotski! Maliligaw ba ulit tayo? Hindi pa naman ako matandain sa daan. Signal na po itong pinasok natin eh. Dami nang nakatira dito. Dati, daming bakante lang dito. Dito tayo. Pag uwi po ninyo sa inyo mga kaketchup, kagaya ng sinabi ko, ang baterya po na ginagamit ko dito sa aking electric bike ay lead acid po. Pag uwi po ninyo, huwag niyo po kaagad ditong i-charge. Hayaan niyo po muna na yung battery niya, ay sabihin na natin para ano, yung lumamig. No? Ganun din po sa electric hub. Dito tayo mga kaketchup. Pamilyar na sa akin itong daan na to, pero tagal na kasi akong hindi nakakadaan dito, pero tanda ko itong lugar na to. Parang FTI na kasi din to eh. Tayo dadaan. Kakaliwa tayo dyan mga kaketchup. Ang labas natin, DOST. Alanganin talaga ang babaan dito. Dito tayo, tayo dyan. Ulitin ko po. Pagka nakauwi na po kayo galing sa biyahe, huwag niyo po kaagad i-charge. Bukas na po kayo mag-charge. Kailangan po kasi na yung battery niya ay naipagpahinga nyo na. Okay. Ganun din po, yung motor hub. Mainit po ang motor hub nito, yung electric hub nito. Napakainit. Kailangan po palamigin ninyo at para lumamig po, bukas nyo na to i-charge. Para po magtagal ang battery. Okay po. At sana po, mga kaketchup, ay nakasunod kayo dito sa paraan na para tumagal yung ating battery, electric motor hub at ang buo nating electric scooter. Kasi nakikita ko yung iba pagkatapos gamitin, sinasaksak na agad. What po? Bukas nyo na i-charge. Bukas nyo na i-charge mga kaketchup kasi alam nyo, mahirap na, sayang, mahal ang battery. Ang mahalaga kasi sa electric scooter ay ang battery. Mga kaketchup. Ngalay din ha. Magandahan ito kasing upuan ni Ruby ay malambot. Hindi masakit sa puwet. Lalo na siguro kung masakit sa puwet. Lalo na siguro kung matigas yung upuan na ito. Ito po nasa kaliwa natin. DOST na po yan mga kaketchup. At sana makuha natin yung mga daanan dito. Tumatawid. Hindi nakatingin. Ano? Kaya dapat tayo mga motorista, electric bike man yan, electric scooter, motorsiklo man yan, apat na gulong, dapat anuhan po natin ang ating mga kababayan. Bantayan natin, huwag nating aksidente kasi may mga tumatawid, di po talaga nakatingin sa kalsada. May naalala tuloy ako na ganyan. Hindi nakatingin sa kalsada pag tumatawid.
ketchup kasi para masaya. At mula po dito mga ka-ketchup, hanggang doon sa aming bahay ay 5 kilometro na lang, kaya napit na po tayo. Sige po mga ka-ketchup, hanggang sa muli po nating biyahe. At salamat po sa Diyos kung pwede po magsakay sa biyahe ni ka-ketchup. At inyakan po tayo, Panginoon, sa ating po nga mga paggawa. At awa tayo ng Diyos mga ka-ketchup. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oy, ate.